Hi guys! This is gonna be my first vlog. Say hi, Chisha. Hi guys. For my first vlog, I'm gonna show you how I usually go to work. So, here yung bahay namin. And before I go to work, I usually drop my kid to school, right? Yeah. Yes. So we just walk to school. It's just almost sa harap lang ng bahay. So lalakad kami. Siguro mga 5 minutes walk. Can you show them? Yes, I'm gonna show them. Are you happy? Yeah. So it's 7 a.m. My work is at 8:30, pero hinatid ko na siya kasi open na yung school nila ng 7. So, wait. That's her school there. Just have to cross the road, right? Right. And then? And then we're on the way to school. Okay. And then what time do you go to school? 7:30? No, it's 7 today kasi 8:30 na yung work ko. During fall. Mommy, can you make it face to us now? Why? Now it's facing you. No, it's facing us. There you go. That is her school. So as I said, it's open at 7, the daycare. Pero the class starts at 7:50. Para sa mga parents na nag-work like me, they can drop the kids ng 7 para if ever they start their work at 8, convenient para sa kanila. And then yung daycare, sila na yung maghahatid sa classroom ng kids to start their class. Can I show them what's the custom of dance class or singing class? Of course! Like there when they... What's the singing class? This one? Yes. This one here? Okay. The dance class is over there. It's over there, she said. But it's in so the this cooking. Is her school. Hindi pa open yung school itself. So I will drop her over there. Dun yung daycare. And over there is the daycare. Yes. What's the name of your school? What? It's called Venecia. Good job. Bye bye. Merci. Bye bye. So, yun guys, natid ko na yung anak ko sa school. Now I'm going to work. Diretso na ako kasi 8:30 yung work ko. And hindi ko pwedeng mamiss yung bus kasi pag namiss ko yung bus, malilate na ako. Yung next na bus, hindi siya tutugma dun sa 8:30 ko na work. Kasi isang bus lang yung talagang dumadaan dun, nagda-drop dun sa work ko. And so yun, every 30 minutes yung bus, pag namiss mo yung isang bus, eh, mali-late ka na pagdating. It's either you're late or you're early. So, na, saka sa metro. So, yun yung building namin. So, ito yung school ni Chichay. Parang katapat lang talaga siya. Tapos tumatawid lang kami. Maganda yung building namin kasi close lang siya dun sa metro. Yan sa mga bus stops. Kailangan ko lang lumakad hanggang dun sa may kanto para makasakay ng metro. So, yan guys. Yung metro, para sa mga hindi nakakaalam dito sa Quebec, Montreal, yung one of the public transportation, one of the public transportation is yung metro. Yun yung pinaka talagang mabilis and convenient na way to get to where you're gonna go. Yung metro, para siyang train na underground and para makapunta dun sa sunod na stop, it takes only 2 to 3 minutes. Parang ganyan. Depende kung walang sira yung metro. 7:11 na pero parang wala pa rin araw. So ganyan kapag mag-winter na. Metro.
papunta ng Cotuito at isa yung papunta ng Mamocansi. So yung titik ko ngayon is going to Mamocansi to get to my work. And here there's a screen that will tell you kung ilang minutes pa yung hintayin mo for the metro to come. Very accurate po yan. Guys, nandito na ako sa Lionel Group. Dito tayo nang galing sa Plamondon. And then, nag-stop ako dito sa Lionel Group. Kasi, mag-switch ako from orange line to green line. Kasi, yung route na pupuntahan ko dito siya sa Lasal. Tapos, mag-click ako dyan ng bus. So, yan. Change na ako to ang green line direction. So, yan. Dito, guys, baba. Yung going to ang green line. Ang green man direction. So, ayan, may 3 minutes pa. So, ayan guys. Labas ng metro. Dito ako mag-wait ng bus ko sa shed na yan. Yung number ng bus ko is bus 58. So, dadating siya ng 7:50 exactly. Dito ako ngayon nakaupo sa may unang puno guys. Kasi puno yung loob ng waiting shed. So, 7:50 pa yung bus. Anong oras na? 7:40 pa lang guys, 10 minutes pa before dumating yung bus. Pero usually kasi gusto ko talaga ganito na maaga para hindi ko ma-miss yung bus. Kasi sakto siya dumadating at umaalis. Share ko lang guys, ang lamig ngayon. Medyo hindi angkop. Hindi maayos yung suot ko. Naka-sweater lang ako, tapos itong jacket ko na denim. Tapos ang temperature ngayon is 5 degrees Celsius. So, malamig talaga. Tapos, yung iba, habang naka-winter jacket na sila ako, ito yung suot ko. So, yun. Share ko lang kung gano'ng katapang. Sila, di ba, ganyan na yung mga suot nila. Tapos, naka-gloves pa sila. Tapos, ako ganito lang. Share ko na rin, guys, kung ano yung work ko dun sa pupuntahan kong trabaho ngayon. So, full time akong nag-work from Monday to Friday, 8:30 to 4:30. So, nag-work ako sa isang hospital na may research office. This is a mental institute. It's called the Douglas Mental Institute. Tapos, meron silang research office. And yung pinag-aaralan namin ngayon is about Alzheimer's disease. So, ang main goal nung study ng principal investigator namin right now is ma-detect kung may way ba to determine na ang isang early Alzheimer's sa isang tao sa pamamagitan lang ng blood and routine tests like saliva, urine. Kasi may mga poor countries na walang PET scan, so it's very impossible na ma-detect yung Alzheimer's disease. At mahal talaga yung PET scan, so hindi lahat ng tao makakapag-avail nun. So, kung magagawa ng paraan na blood na lang yung i-take and i-test at makita yung traces na nagsasabing may early stages ng Alzheimer's disease sa isang tao, magkakaroon ng way para hindi naman ma-cure kasi there's no cure for Alzheimer's yet, pero ma-postpone yung progression ng disease. So, research assistant ako doon. Ang main task ko is mag-enter ng data na nag-gather nila doon sa lahat ng participants nila. Kasi for 2 years, nag-gather na sila ng data, pero hindi pa nila lahat na-enter sa computer yun, lahat nasa paper pa lang. So, ang responsibility ko is to enter those data kasi yun yung gagamitin nila para ma-interpret na yung result. Sa makarating dun sa
din yung travel. Sumakarating ako dun ng around 8:05. Flight ako ng 8:30, so talagang maaga pa. That's okay, kasi pagdating ko dun, nagtigla pa ako ng kape ko, nililig ko yung laptop ko. Dito sa bus stop. So, maglalakad naman ako papunta dun sa building namin. Kung saan ako nag-work. So, let's go! Parang yung building namin, parang nag-iisa lang siya sa gitna ng pagubata. Kasi nandun pa yung mismong hospital ng Douglas. Douglas Mental Institute, nandun siya sa likod. Tapos, itong mga parang bahay around niya. Yung iba dyan, nabili nila para gawing research office. Kasama na nga itong building na pinagtatrabahohan ko. Pero, employed talaga kami ng mismong hospital. Lamig. Kumpara dun sa area namin sa Montreal, talagang mas malamig dito kasi malapit siya sa lake. So, ayun. Napakalamig. Oh my God. Nakapagsisip. Dito lang yung suot ko. Para lang siyang bungalow type na bahay. Bahay talaga siya, I mean. Tapos, dati siyang tinitirhan ng talagang family, pero nung nabakante, kinuha nila para gawing research office for this study. So, ayan, crossroads. So, dito yung pwesto namin to work. Dito kami sa basement. Kasama ko yung mga bagong hired lang din na research assistant. Hindi pa ako masyado matagal dito eh. So, October lang ako nag-start dito. So, wala pa akong 1 month. Pero, super okay naman. The job is not too exhausting. And, okay naman yung pay for me. Kahit nurse ako, kahit dito ako nag-work, it's fine. Kasi, hindi naman porque nurse, parang hindi mo yung nape-pressure na magtrabaho sa hospital. So, mas masaya ako dun sa trabaho ko. So, napili kong career, diba? Kaya iba dyan na nakapagtapos ng college pero hindi napapractice yung pinatapos nila. It's okay kasi at the end of the day, ikaw pa rin naman yung magbabayad para sa sarili mo. And sarili mo din yung dapat masaya. At hindi sila yung nagpapakain sa'yo or gumagastos para sa'yo. So, bakit kailangan mo i-please yung ibang tao? Kung saan ka masaya na desisyon, kung saan ka hindi mahihirapan, kung ano yung sa tingin mo na kayanin mo, dun ka. Huwag kang ma-pressure sa choice ng ibang tao sa paligid mo, sa choice ng family mo. Dapat yung choice mo pa rin yung piliin mo. Ikaw pa rin mag-decide para sa sarili mo. So, mag-start na ako ng 8:30 soon. So, I hope you enjoyed this video. Alam ko wala naman masyadong kwenta, pero siguro sa mga susunod na videos ko, mas may say-say na yung content. Pero gusto ko lang magkaroon kayo ng view kung paano ako dito everyday. Hindi porque nasa Canada is masaya na, ganyan. Lahat kami dito kailangan magtrabaho everyday kasi kung hindi, wala kang pambayad ng bills. Sa Pinas, masaya kasi kahit di ka magtrabaho. Yung kakainin mo, pwede mong kunin sa bakuran lang, pwede ka magtanim. Dito hindi ka pwede magtanim ng basta-basta. So, kailangan talaga pagtrabahuhan mo. Hindi porque nasa Canada, madali ang buhay o masaya ang buhay. Oo, siguro masaya, pero mahirap pa din. Kasi kung di ka kakayod, mamamatay kang mulat, nakadilat yung mata mo. So guys, thank you for watching. Sana mag-subscribe kayo sa channel ko. I hope na mag-grow yung channel ko. Ito pa lang yung first video ko. So sana maging successful. Sana magustuhan niyo. Thanks for watching.